mga pagtitipon na ganito ay muling bumabalik sa aking isipan ang mga binitawang taas ang porsyento ng mga nagugutom, lumalala ang problema ng kabataan na hindi mabigyan ng wastong edukasyon. Si Fernando Paul Jr. noon ay pinagtawanan nila sapagkat ang kanyang plataforma ay napakasimple. Ang at-tanghap, almusal, tanghalian, hapunan sa bawat hapagkainan ng mga Pilipino. Ngunit silang lahat na dititulong nakaupo doon, natutugunan ba nila ang mga pangangailangan ng ating bayan? Paano tayo uunlad kung kumakalam ang ating mga tiyan? Mga kababayan, minsan nangarap ako na kung si FPJ ang naupo at hindi nila dinaya, hindi po magiging ganito ang sona natin ngayon. Nag-iisa po. Simula po, naging malala ang ating problema ngayon dahil sa dayaan ng 2004. Ilang tao ang kanilang binabayaran ng utang ngayon para lang mailuklok sila sa puesto. Ang ibat na yan, tayong pumapasan. Pero ano, paano tayo nakikinabang dito? Mga kababayan, huwag po natin isuko ang kinabukasan ng ating mga anak o magiging anak. Gaya nga ng sinabi ni Fernando Paul Jr., hindi pa tapos ang laban. Magbantay po tayo sa darating na 2 taon para huwag na tayong lokohin muli. Siguraduhin natin na magkaroon ng malinis na eleksyon para ang mga pinuno na sa tingin ninyo ay makabubuti sa atin ang tunay na makakaupo at ang tunay na magdadala ng ating pagbabago. Mga kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat at maraming salamat po.